Hello guys, ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang pagliban ko sa aking bleach hair. Ito siya ngayon. Pagkatapos, akin muna siyang babasain at sasyampuhin. Ang gagawin natin ay wet application at magsisimula tayo sa roots dahil ito ay kulay na lang at walang bleach. Na po tayo sa pag-apply dito muna. I-leave natin yung may bleach. Tapos, kailangan i-massage natin. Pero iwasan natin na matamaan natin yung dulo na may bleach. Tapos, iwasan din po natin na malagyan ang ating anit. Mag-leave po tayo ng 1/2 inches. Babad ang aking buhok, mag-mix na po tayo ng ating rebonding number 1, rebonding cream number 1, at saka ng treatment. I-mix po natin ang treatment dahil po yung dulo ay merong
merong bleach para maiwasan natin na magbrittle ang buhok. So ayan po, mag-mix na po tayo. Ayan. Ayan na. Okay. Tapos, hindi na po natin patatagalin ang pagbabad ng buhok. Mag-a-apply na po tayo sa ating pinakadulo. Start na naman tayo sa pagplansya. Kailangan po ang ating init ng plansya is 160 to 100 degrees Celsius lamang po dahil ito ay bleach hair. I-start na po tayo sa pagplansya. Medyo pakunti-kunti lang. Napakahirap po magplansya ng sarili. At hinaluan po natin ng treatment para po hindi mag kinky ang buhok kasi medyo matapang din to ng konti yung number 2. Tapos ibababad lang natin siya ng mga 15 minutes. Ayan po, mag-a-apply na tayo ng ating number 2, yung ating neutralizer. Thank you.
aking buhok after ko siyang na i-blow dry. So, mag-i-start na naman tayo mag-plancha. So, ngayon po, mag-i-start na naman tayo mag-plancha. So, ngayon po, pwede na siyang medyo malaki ang pag-plancha. Kasi, ano na to eh, pang last na. Kaya, okay lang na medyo malaki. Pero, pag nag-plancha po tayo, medyo papaloob po natin para hindi po siya mag-fly away. Hindi siya nag-titikwas. Para medyo wavy po siya. Hindi siya yung tigas na tigas. Yun. So, ito na po ang aking DIY na rebond with bleach hair. Ano po masasabi nyo? Babala? Do not do it yourself.